Kumusta mga kaibigan? Narito na naman tayo para sa isa na namang video. Ako nga pala si Mike Martins mula sa Mike Martins Channel. Nakakatanggap ako ng napakaraming email at dahil mahigit isang dekada na rin ako sa social media na may mahigit 5,200 video at 1,600 live, itinutuon ko ang aking oras sa pagtatrabaho sa isang channel na mas nakatutok sa mga predictive model mula pa noong 2012. Parang pagtingin sa hinaharap, kumbaga. At sa aming matagumpay na programa na Mike Dinoche, nagkaroon kami ng malawak na pananaw sa praktikal na perspektibo ng mga tao sa buong bansa. At sa daan-daang mga panauhin sa paglipas ng mga taon, mas nauunawaan na namin kung saan patungo ang mga bagay-bagay. Sa ating scientist, miso, miyara karisero ko si Port in mag-email ay narching siparo at walungkot. Maraming tao sa Jovan Joshua na sa matinding stress. Sinusubukan kong magbasa ng 20-90 mensahe bawat araw at sinisikap kong sagutin ang lahat kung kaya ko. And ngantur yan of engine horyo pang search and quarries email. So, nakipagwafin ng 11 buwan ay ang stress. Stress sa pananalapi, stress sa ekonomiya, mga diborsyo, mga paghihiwalay ng pamilya, mga email na gusto kong umalis ng bansa, may sakit ako, may problema ako sa puso. Watak-watak pa rin ang pamilya ko. Nakakalungkot ang sitwasyon kaya naisipan kong gumawa ng isa pang video tungkol sa kung paano haharapin ang stress. Sa tingin ko, napakahalaga nito. Insurer timer is stuck sa bars traffic. 2:15, dahod shrap sa deadline sa trabaho. Kik si claw thing stinky pamilya. O nagbabalance sa dispong LJ kaysing wa anak at mga matatandang magulang. Yamark sa ika stress na sitwasyon ay nasa lahat ng dako at sinasabi ng mga eksperto na ang paraan ng ating pagharap sa stress ay napakahalaga upang maiwasan itong magdulot ng pangmatagalang problema sa kalusugan, kapwa pisikal at mental. Ang panandaliang stress ay hindi naman palaging masama, ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na ang patuloy na stress ay maaaring makapinsala sa mga sistema ng katawan na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso, stroke, type 2 diabetes at mga problema sa kalusugan ng isip. And sa Chiller Board Challenge Report, how is your mother worries? Parang mabsan ang bigs na yours at just trust in the mama epekto ng distress sa iyong katawan at isipan. And I'm vegan for masisid and meditation over the narrow hallway to functions and iyong intention sa ikislog and sandali and spihin hon af paglalag kansyon si damdamin kaisipan at pandama sa katawan. In fact, si Sonny, sino waxing formasid, ay spaharan siya sing simple ng pagbibigay pansin sa iyong paghinga o sa mga sensasyon sa iyong katawan o maaari itong kasangkutan ng mga nakabalangkas na kasanayan tulad ng maingat na pagkain o paglalakad. Ang meditasyon ay maaaring kabilang ang mga guided meditation kung saan sinusundan mo ang isang nakarecord na boses o isang instruktor o mga hindi guided na kasanayan kung saan ikaw ay uupo ng tahimik at magtutuon sa iyong paghinga. Ang regular na pagsasanay ay maaaring mabawasan ang pagkabalisa, mapabuti ang mood at mapataas ang pangkalahatang kagalingan. Nakakatulong ito na kontrolin ang mga emosyon at bawasan ang tugon ng katawan sa stress. Yorot regular na pawai ehersisyo at bawart tuwarn na bawarar si umar the hormone ang stress and bopras kinsiyo endorphin ang natural na pangpawala ng sakit sa katawan.
ang mati aktibidad tuwad yung pagtakbo, pagbibisikleta, paglangoy o mabilis na paglalakad ay nagpapataas ng tibok ng iyong puso at naglalabas ng endorphin. Ang pagbubuhat ng mga timbang o paggawa ng mga bodyweight exercise ay maaari ring mabawasan ang stress at mapabuti ang pisikal na kalusugan. Pinagsasama ng yoga ang pisikal na paggalaw, pagsanay sa paghinga at pagmumuni-muni at maaaring maging partikular na epektibo sa pagbabawas ng stress at pagkabalisa. Ang ehersisyo ay nagpapabuti ng mood, nagpapataas ng antas ng enerhiya, nagtataguyod ng mas mahusay na pagtulog at tagwali. Ang kyong zabay, parko, popo, palakas ng katatagan ng katawan sa stress. Ang chimbakautin o balancing dieta or nairtawing stawa control imo antas ng stress sa tiyang katwan sa sakamay magiging ng pagbibigay ang mga kinakailangang sustansya para sa maayos na paggana ng katawan at utak. Ang mga balancing pagkain ay dapat magsama ng pinaghalong prutas, gulay, munggo, buong butil, mga payat na protina at malusog na taba. Napakahalaga na manatiling hydrated upang mapanatili ang mga antas ng enerhiya at pangkalahatang kalusugan. Tandaan na ang mataas na pagkonsumo ng caffeine at asukal ay maaaring magpataas at magpababa ng iyong mga antas ng enerhiya na nakakatulong sa stress at pagkabalisa. Tulad ng paulit-ulit naming rekomendasyon dito, iwasan ang refined sugar. Ang malusog na dieta ay nakakatulong sa paggana ng utak, nagpapatatag ng mga antas ng asukal sa dugo at nagbibigay ng enerhiya na kailangan upang epektibong makayanan ang stress. Endospector de calidad de tuwag-tulog ay magtulag sa priorisap pamimaraasin ng stress ang pressure sa pangkalahatang kalusugan. Magtakda ng regular na schedule ng pagtulog, lumikha ng isang mapayapa at tahimik na kapaligiran at iwasan ang mga stimulant tulad ng caffeine bago matulog. Paki kasasananichi ang kinahimrasamiyan tuyul achi na malalim na paghinga, progressive muscle relaxation o isang mainit na paliguan bago matulog ay maaaring magsulong ng mas mahusay na pagtulog. Bawasan ang pagkakalantad sa mga screen bago matulog upang iyong maiwasan ang pag-antas ng antala, yung natural na cycle ng pagtulog. Iwan di kalidad na pagtulog ay nagpapabuti sa mga mood, nagpapahusay sa cognitive function, ang pinapalakas ang kakayahan ng katawan na makayanan ang stress. Nakakatulong ito sa pag-iimbak ng memorya at pangkalahatang kalusugan ng isip. Iskaon Finchcron de Mar TY Feo Connection sa Lipunan and Finchcron sa Siksika Network ing suporta is Spartifo na mabawas ng stress. Pinsog sa bihagot wa kiyos mga alalahanin at damdamin sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan at kapamilya ay maaaring magbigay ng emosyonal na suporta at praktikal na solusyon tulad ng ginagawa namin sa aming programa. Ang pakikilahok sa isang grupo na may mga katulad na karanasan ay maaaring mag-alok ng isang pakiramdam ng komunidad at pag-unawa. Ang pakikipag-usap say now for is singularity sir isang therapist or counselor I myself are spy ng sure discarte at tool per sim sure pamahalaan inang stress pinabawasan ng suporta sa lipunan ang pakiramdam ng pag-iisa, pinapataas ang pakiramdam ng pagiging kabilang yan ta si nagbibigay ng isang network ng ang fiskang na mustan mga kiging fiskan so sa mapagkukunan at payo. Ang mga positibong pakikipag-ugnayan sa lipunan ay maaaring magpababa ng mga hormone ng stress at magsulong ng isang pakiramdam ng kagalingan. Kinodisal ni Kronch Marbarawin Kalorb ng parabing taon, itigil na ang pagtatalo,
matong magkasundo sa hindi pagkakasundo, makipag-ugnayan muli sa inyong pamilya at mga kaibigan, mahalin ang isa't isa. At narito ang isa pang tip, panoorin ang aming video tungkol sa kung paano pabagalin ang oras. Iyan ay maaaring maging isang paraan upang mahawakan ang stress, ang pagkontrol sa oras, at hindi ito hayaang masayang. Talagang inaasahan kong may natutunan kayo sa video na ito. At talagang inaasahan kong makita kayong payapa. Ako nga pala si Mike Martins. Hanggang sa muli!